Hello, sound check. Good morning po sa bawat isa. Hello po. Good morning. Good morning, everyone. Hello, sound check. Good morning po, good morning. Ayan, pasensya na po sa mga... Ayan, good morning po, pasensya na po. Hello! Ayan, so pasensya na po talaga, nagkakaproblema po tayo sa technical. So pasama po sa prayer, mag-intercede po tayo sa mga leaders. We're asking sa intercession po ninyo. Ayan, sige po, wala na po tayong time, pasensya na po ulit. Again, ayan, balik po tayong lahat, maupo po tayo ulit, makinig po tayo sa ating mensahe, madadako na po tayo sa mensahe. So since prayer and fasting po, una po ang message. Ayan. So, di ko na po patatagalin. Papakilala na po natin ang magdadala ng mensahe ng Panginoon. Siya ay nasa ano pa? Nasa Valenzuela. Ayan. So, talaga namang hindi nagpapatinag, di ba? Kahit na hindi medyo nahihirapang makauwi. Ayan. Pero, yun. Naghanda din siya ng mensahe para po sa bawat isa sa atin. So, again, makinig po tayong mabuti. No? So, sige po, ipapakalala ko na po sa inyo. Isa po siya sa ating primary. Ayan. So, yun po. Sige na. Ang pangalan po niya ay si... Ready na? Si Sister April Gutierrez. Sige po. Good morning po. Welcome po sa ating Sunday service. Tayo po ngayon ay nasa gawain ng prayer and fasting. Dahil po unang Sunday na ng September. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Dahil bare months na. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Ate April. Ako po ang naatasang mag-message po ngayong umaga. At maiksi lang naman po yung ating mensahe. So, bago po tayo mag-start, paalala ko lang po ulit na tayo po yung mag-SRCT sa mga nasa online. Tayo po yung patuloy na mag-share, comment, react, and tag, and testify po mamaya after ng ating service. So, bago po tayo mag-start sa ating message, tayo po na yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa bagong umaga, bagong araw, Panginoon, ibinigay mo sa amin para muling makadinig po ng iyong salita. Lord, I pray na mag-speak po sa amin ng iyong salita sa umagang ito, and ito po yung magbago ng aming puso towards prayer and fasting, Panginoon. Ito yung maging parte ng aming buhay Kristiyano, God. Ito yung maging norm sa amin, Panginoon, dahil ito ay normal din sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, ini-invite namin yung presence mo na samahan kami sa kabuuan po ng gawaing ito, God. Salamat, Lord, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan. Ngayon po, ang topic natin ay pinabagatang, when do we need to pray and fast? So, sa Tagalog, kailan daw ba tayo kailangang mag-prayer and fasting? So, or kung kailan tayo kailangang mag-pray at mag-fast? So, ginamit ko yung salitang needs kasi nakita ko haba pong nagpe-pray ako kung ano magiging message, na yung prayer and fasting pala ay kailangan pala natin. So, hindi lang siya basta every first Sunday of the month. Pero kapag meron tayong na-experience dito sa mga i-share ko po sa inyong bagay, no? Pag may na-experience tayo dito, kailangan na pala natin mag-prayer and fasting. So, katulad nung tinuturo ni Jesus sa mga disciples niya, meron silang mga magawang bagay na without prayer and fasting. Ibig sabihin nun, may mga times talaga na kailangan natin gawin yung prayer and fasting. So, may tanong po ako, sino dito sa atin ang nag-prayer and fasting na bukod sa first Sunday of the month? Parang ano, no, bihira. Ako personally, yung huli kong legit na prayer and fasting, hindi ko na maalala kung kailan. Laging nagpa-fasting ako ting first Sunday of the month lang. Pero yun nga, kaya gusto ko pong i-share sa inyo yung message na to. Ang ating key verse po ay nasa Mark 9:17-29. So, yung story po na to, yung may
Batang naaalipin, batang lalaki na naaalipin siya ng mute spirit. Tapos, trinay yung napaalisin ng mga disciples pero hindi nila napalayas. So, dumating sa point na kailangan nilang tawagin si Jesus. Tapos, dun sinabi ni Jesus na mapapalayas lang yung spirit na to through prayer and fasting. Familiar po tayo dun? Yan, amen. So, yun po yung pag-aaral natin sa umagang ito. Meron lang po akong apat na bagay na i-share sa inyo na mga experiences or mga circumstances or mga pwedeng mangyari sa atin na magpa-prompt sa atin na ay kailangan ko nang mag-fast. Kailangan ko nang mag-prayer and fasting. Kailangan ko nang samahan ng fasting ang panalangin ko. Kapag ka po, nararanasan natin yung apat na ito. Ano po yun? Number one, we need to pray and fast when faith needs to be restored. Ano daw po? When faith needs to be restored. Sa Tagalog, kailangan daw po nating mag-prayer and fasting kapag ka ang ating pananampalataya ay kailangang mapanumbalik o kailangang ma-restore. Mababasa po natin ito sa Mark 9:19. Nung tinawag si Jesus ng mga disciples niya, ito yung sinagot ni Jesus. Sabi niya, He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Imagine niyo yung mga tao nung araw, kasama na nila si Jesus, pero yung faith nila nag-waver pa rin. Yung faith nila nag-shake pa rin. Nanghina pa rin yung faith nila, nando na si Jesus. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo na kapag naranasan natin yung panghihina ng pananampalataya, yun yung point na kailangan na nating mag-prayer and fasting. So, dito sa story na to, matututunan natin bakit sila nang hina yung faith, bakit si Jesus hindi. Kasi si Jesus nung araw na to ay naka-prayer and fasting. So, yun po, kung gusto nating ma-restore ang ating pananampalataya, pray and fast. Paano natin masasabi kung mahina na yung faith natin? Kapag hindi ka na sensitive sa Lord, pagka nahihirapan ka ng pahinggan siya, kapag hindi mo na siya actually madinig, kapag yung devotion mo ay mema na lang, ganyan, kapag nagda-doubt ka na sa love niya sa'yo, nagda-doubt ka na sa plans niya sa'yo, talaga bang kaya kong dalhin ni Lord sa ganitong success? Talaga bang mahal ako ni Lord? Talaga bang papatawad ako ni Lord? So kung na-experience po natin yung mga bagay na to, kailangan na nating mag-prayer and fasting. Ano pa? Sabi dito sa notes ko, kapag daw hindi na natin hinahanap si Lord, yung deep things ni Lord, kapag nandun na tayo sa punto na kukontento na lang tayo sa Sunday service, na hindi na tayo nagsisik on our own, ibig sabihin pala noon, humihina na yung pananampalataya natin. So kung nagiging ganun po tayo, kailangan na nating mag-prayer and fasting. So kung sino man po sa atin ngayon ang nakapakinig na to at nanghihina ang kanyang pananampalataya, nasa tamang gawain ka. So, kaya in-encourage ko kayo na seryosohin po yung prayer and fasting natin sa umagang ito. Amen! Ayan, pangalawa, kailan natin kailangang mag-prayer and fast? Number two, when victories must be won. Daw, when victories must be won. Sa Tagalog, kapag ang katagumpayan ay dapat pagtagumpayan. So, anong gusto kong victories na gustong iparating dito? Ito yung victories po sa ating inner struggles or inner battles. Makikita natin yung verse sa verse 24. Ito yung time na nag-confess na yung tatay nung anak na inaalihan ng demonyo. Sabi niya, basahin po natin yung verse sa verse 24. Sabi dito, immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help me, help my unbelief. So, ano yung victory na napanalo niya dito? Yung unbelief niya kasi nanalo siya ulit at siya ay nagkaroon ulit ng pananampalataya. So, anong gusto ko pong iparating dito? Meron pong tayong mga inner battles na alam naman natin dapat nating pagtagumpayan pero hindi natin magawa. Diba sabi nga ni Paul, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba? Gusto kong tayo, may mga bagay na alam ka namang tamang gawin pero hindi mo magawa. May mga alam kang bagay na maling gawin pero ginagawa mo pa rin. And that's the victory that must be won. Yun yung tagumpay na hindi mo nilalakaran. Yun yung tagumpay na dapat mong pagtagumpayan. No? Sabi dito, paano malalaman kapag may battle kang ganun? Number one, when the world consumes you more than His word. Kapag ka daw yung world na ay more sa'yo kaysa sa kanyang salita.
Ibig sabihin nun, meron ka ng battle. Diba? Mas madali na sa'yo magbabad sa Facebook kaysa magbabad sa Word. Mas madali na sa'yo magbabad sa movies kaysa magbabad sa mga gawain. Diba? Siyempre ito, kinakatamadan yung rewatch. Kinakatamadan yung tagalaman ng prayer and fasting, tagalaman mag-pray. So, kung may ganun na tayo, pero sa ibang mga bagay ng mundo, eh, nakapaglaan tayo ng mas mahabang oras. Kailangan nating pagtagumpayan yun. So, kung may ganun po tayo, kailangan nating mag-prayer and fasting. Kung meron tayong mga bagay sa sarili natin na struggle, alam mong dapat mo namang gawin eh hindi mo magawa, yun po, kailangan na nating mag-prayer and fasting. Amen po. So, kung naranasan mo yan, tap mo yung sarili mo, kailangan ko nang mag-fasting. No? Kailangan kong seryosohin ang prayer and fasting na ito. Yan. Pangatlo po, ayan, kailan natin kailangang mag-prayer and fasting? Number 3, when supernatural power needs to be manifested. Ano daw? When supernatural power needs to be manifested. Sa Tagalog, kapag daw kailangan na ng supernatural power na lumabas or mag-manifest, mapakita. Kailangan na hindi na kaya ng normal na panalangin lang. Kailangan na ng supernatural. That's when we need to pray and fast. Maikbabasa po natin yun sa verse 25. Ito na yung pinalayas ni Jesus, yung spirit. No, syempre, ang pagpapalayas ng spirit, kailangan na natin dun ng supernatural power. Kasi hindi natin yung kayang gawin on our own. So, basahin po natin yung verse. Sabi dito, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. So, katulad nyo na sinabi ni Jesus dun sa verse 29 ng chapter na to, ang paglabas ng supernatural power o ang pagpapalayas ng spirit na to, ay mayroon lang prayer and fasting. So, ganun din sa buhay natin. May mga victory no, na kailangan nating pagtagumpayan. May mga battle na kailangan nating pagtagumpayan ng may prayer and fasting. Kasi yung battle na yun, kailangan ng supernatural power. Ano yun? Ano yung mga battle na yun? Pwedeng healing. No, minsan, bakit ba ang tagal na nung prayer ko sa prayer chain? No, baka kailangan na natin mag-fasting para dun sa healing. Change of heart sa ibang tao. Diba, hindi mo naman kayang baguhin yung puso ng ibang tao. Baka hindi na sapat yung pagkatangs lang. Baka hindi na sapat yung pananalangin lang. Baka kailangan natin dagdagan ng fasting. Amen? Sa salvation, hindi naman natin kayang ipilit yung salvation sa ibang tao. Hindi natin kayang mag-save basta ng iba. So, baka hindi lang kailangan panalangin ang kailangan nila. Baka kailangan nating dagdagan ng fasting. Amen po? So, kung sino man sa atin ang may battles na kailangan ng supernatural power, I encourage you po, mag-prayer and fasting po tayo. Kahit hindi today, every time na mararanasan mo to, kailangan mo ng mag-restore yung faith mo, kailangan mo ng victory, kailangan mo ng supernatural power. Every time na mararanasan mo to, pray and fast. Amen? Amen. And last po, but not the least, ayan, sabi dito, when revival needs to be experienced. Kailangan natin ng prayer and fasting kapag kailangan mo na ng revival. Amen? So, kung nakaka-revive yung Alab series natin, no? Pero kung hindi yung tumalab sa'yo, or, tumalab yun, I'm so sure. Pero kung nawala agad yung talab nun sa'yo, yun kasi yung pwedeng mangyari. Yung the whole week, after mong madinig yung message, nawawala ka agad, may something wrong. So, yun yung kailangan mo na ng revival. Sabi dito sa verse 26 to 27, then the spirit cried out, convulsed him greatly and came out of him, and he became as one dead, so that many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Na-reveal kasi dito, parang patay na daw yung bata, pero ni-revive siya ni Jesus. Kinuha siya ng pakamay ni Jesus, tinaas siya, and yun, tumayo siya. May revival. So, kailangan, kapag kailangan na natin ng revival, doon na tayo mag-prayer and fasting. So, paano mo malalaman kapag kailangan mo na ng revival? Kapag routine na lang sa'yo ang lahat ng ginagawa natin? Kapag feeling zombie ka na, yung nagmi-ministry ka pero walang buhay? Nagmi-ministry ka pero walang power? Kapag, tradition and routine na lang sa'yo ang lahat, kailangan mo na ng revival.
Amen po. So, yun, I pray na na-encourage po tayong patuloy na mag-prayer and fasting sa message na to. Ulitin ko lang, when do we need to pray and fast? Number one, when faith needs to be restored. Pagka yung pananampalataya mo, kailangan mong ipanumbalikin. Number two, when victories must be won. Kapag meron kang mga inner struggles na kailangan mong pagtagumpayan. Number three, when supernatural power needs to be manifested. Kapag kailangan mo na ng supernatural power para ipanalo yung mga battles mo outside yourself naman. And number four, when revival needs to be experienced. So, kailangan po natin mag-prayer and fasting kapag nararanasan po natin yung apat na ito. Amen. Sige po, bago tayo mag-start sa ating worship and prayer, tayo po ay mag-closing prayer sa message. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat sa pag-reveal po sa amin ng mga bagong bagay na ito. Panginoon, salamat sa pagpapakita sa amin na kailangan naming seryosohin ang prayer and fasting. Salamat, Lord, sa pagpapakita sa amin na kailangan naming mag-prayer and fasting. O God, Lord, I pray sa bawat isa na patuloy mo pong i-open yung heart namin, Panginoon, patuloy mo pong i-open yung eyes namin sa umagang ito, God, yung aming tenga, Panginoon, at madinig ka namin, Panginoon. I pray na sa buong gawain na ito, Panginoon, mayroong mga faith na mare-restore, O God, in Jesus' name. May mga inner struggles na magpapagtagumpayan, O God, in Jesus' name. May makaka-receive ng mga supernatural power to do supernatural things, O God, in Jesus' name. And may makaka-receive ng revival, Panginoon, sa kanyang buhay, in Jesus' name. Salamat, Lord. We welcome your presence in this place, Holy Spirit. Patuloy po na mag-move ka sa amin sa umagang ito, O God. Salamat, Lord. We want more of you, Panginoon. Gusto namin na lalo pang lumalim sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, kumilos ka pa po sa umagang ito, O God. Salamat, Lord. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming maraming salamat po sa mensahe na nagmula kay Sister April. Ayan po, sa oras po na ito, inaayahan ko po ang lahat na sambahin po natin si Jesus sa oras na ito, ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy natin siyang sambahin sa oras na ito. We welcome you, O Lord God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. The center of it all, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. The center of it all, at the center of it all, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning
beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Isa pa natin awitin, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
all about you, Jesus. Lord, lahat po ng ginagawa namin, Panginoon, ay para sa iyo at ito po ay patungkol sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil naniniwala kami na ikaw ay nananahan, Panginoon, Lord, sa papuri ng iyong mga anak, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil sa oras pong ito, Lord, nandito ka, Panginoon. And sa bawat bahay na nanonood, sa bawat tahanan na nanonood sa oras na ito, ay naroroon ka, Panginoon. Yung presensya mo ay nasa bawat tahanan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa privilege na masampa ka namin, Panginoon. Lord, sa pagkapatuloy po na prayer and fasting na ito, Lord God, nag-aas po kami, Panginoon, ng repentance, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, in Jesus' name. Lord, sa oras pong ito, Lord, bago po kami manalangin para sa mga ibang tao, Panginoon, bago mo kami magamit, Lord, magkapalinis po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa oras na ito. At Lord, sa oras po ito, nag-awakumbaba kami lahat, kami, Panginoon, sa lahat pong nasa tahanan, lahat po tayo ay magkaroon ng repentant heart sa oras na ito, ng humble heart na aminin na tayo ay nagkakasala. Panginoon, sa oras pong ito, Lord God, humingi po kami ng kapatawaran kung may mga nagawa kami or naisip man, naramdaman na hindi mo kalooban, na hindi mo gusto, Lord. We ask for your forgiveness sa oras na ito, Lord God. Sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na nakikiworship ngayon, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay mapagpatawad na Diyos, Panginoon. At sa oras nito kami ay pinapatawad ng Panginoon. Kaya Lord, naniniwala din kami, Panginoon, sa salita mo na kapag merong iniquity sa aming puso, eh hindi mo naririnig yung panalangin namin. Kaya sa oras na ito, Lord God, hinihingi po namin lahat ito ng tawad, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lahat po, Panginoon, ng kasalanan namin. Lord, linisin mo kami mula ulo hanggang talampakan namin ang iyong banal na dugo, Panginoon. Kiniklaim po namin sa oras na ito ang forgiveness, Panginoon, Lord God, ng mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay mabuti, ikaw ay mapagmahal na Diyos sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkapatawad mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. At sa oras po na ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, at Holy Spirit, patuloy ka namin ina-acknowledge at ina-ask na ma-experience ka namin, patuloy kang manahan sa oras na ito na magparanas ng iyong kapangyarihan. Gusto namin na ma-encounter ka ulit, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil inalis mo na yung tabik, Panginoon, para ma-encounter ka namin. Kaya sa oras na ito, Lord God, naniniwala kami na dito sa church and sa bawat tahanan ay ma-experience ka ng bawat isa. And ini-encourage ko po yung bawat isa na nasa online na mag-iseryoso po tayo sa pagsamba dahil may gagawin po ang Panginoon sa oras na ito. Kung mayroong mga nakaka-distract sa bahay natin, itigil muna natin yan, isara muna natin yung mga pinto natin, at huwag tayo basta nakaupo lang sa bawat tahanan tayo. Inaayahan ko po yung bawat isa na tumayo sa lahat po na nanonood online. Inaayahan ko po ng bawat isa na tayo po ay tumayo, magbigay galang sa Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay, huwag po tayong mahiya. Sambahin po natin ang Panginoon. Patuloy lang po tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yeah.
all I want, it's all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadows. And in my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you. Will you meet me here again?
dito, Lord, sa oras na ito, Lord. Katagpuin niyo po yung bawat isa, Lord. Urabas siya, kaya lalababas siya. I'm not enough. Unless you come. Urabas siya, kaya lalababas siya. Urabas siya, kaya lalababas siya. Kaya lalababas siya. Unless you come. Lalababas siya, kaya lalababas siya. Kaya lalababas siya. Kaya lalababas siya. Kaya lalababas siya. Sige po sa lahat po ng nakapag-pray in the Spirit sa bahay habang nag-worship tayo. Let's pray in the Spirit. Narinok. Ura la bababa siya kaya na la bababa ra bababa siya kaya na la la. Oh, Holy Spirit, la bababa siya kaya na la bababa. Unless you come. Siya kaya na la. We ask you right now, Holy Spirit. Naniniwala po ako na mayroong pong mga nanonood na hindi pa familiar sa pag-pray in the Spirit. Kapag every time na tayo po ay nag-pray in the Spirit o yung mga naririnig niyo po na ibang language, yung pag-pray in the Spirit ay pag-pray sa ibang language or nag-i-spray tayo in the Spirit, tayo po ay tayo po ay ginagamit ng banal na Espiritu. Siya po talaga yung gumagamit sa atin. Nagiging vessel po tayo ng banal na Espiritu para mag-pray sa ibang tao. Yung mga prayers na hindi natin kayang bigkasin ng sarili nating wika, kaya tayo nag-pray in the Spirit para lahat-lahat ng prayer talaga na nararapat ay mapapag-pray natin. Hayaan po natin na tayo po ay gamitin ang banal na Espiritu sa oras na ito. Sa oras pong ito, naniniwala po ako na mayroon pong ginagawa ang kaaway sa buong body of Christ, hindi lang sa church natin, pero buong body of Christ sa buong mundo, meron pang ginagawa ang kaaway para pabagsakin ang buong iglesia, ang buong body of Christ. Meron po siyang mga binabatong mga sumpa para bumagsak yung mga leaders and members. At naniniwala po ako sa oras na ito, meron po tayong authority na wasakin lahat ng gawa ng kaaway. And as we pray in the Spirit, napapag-pray po natin lahat ng kailangan ng body of Christ. Kaya po sa oras na ito, in-encourage ko po yung bawat isa na mag-pray in the Spirit at ang kinin natin na yung prayer natin ay may ginagawa. Sige po, hindi man natin nauunawaan kung ano pinag-pray natin, pero naniniwala ko na may ginagawa po ang Panginoon. Sige po, let's pray in the Spirit. Ipag-pray po natin yung buong body of Christ and especially po itong ating church. Rababashak, kaya ralababababasak, kaya ralabababababak. Yara la Lord, alapin po namin ang buong body of Christ ng kanyang church nito. Ralababashak, kaya ralababababa. Yara la Bashak, kaya ralababasak, kaya ralababababa. Yara la Bashak, kaya ralababasak, kaya ralababababa. Ora la Bashak, kaya ralababasak, kaya ralababa. Ora la Bashak, kaya ralababa. Ora la Bashak, kaya ralababasak, kaya ralababasak, kaya ralababa. Yara la Bashak, kaya ralababa. Ora la 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 la
Rebuke po namin yung fear right now in the name of Jesus. We rebuke that spirit of fear in the name of Jesus sa bawat family, sa bawat church in the name of Jesus. We declare courage, Panginoon. We declare yung katapangan, Panginoon. Rababasak kaya sa mga anak mo. We declare na mag-ilaw po, mag-alab ang bawat anak mo at mawala yung takot, Panginoon, sa aming isip. Takot sa future, takot sa mga nasa paligid in the name of Jesus. Takot sa hell. Rababasak kaya, rababasak kaya, dinidibiyok po namin ang mga anxiety in Jesus' name, mga depression in Jesus' name. At pinapalitan po namin ito ng katapangan, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, ng kapayapaan sa puso in Jesus' name. We declare na bawat pong member ng body of Christ, Panginoon, ay maging matapang, magliwanag, Panginoon, sa panahon na ito in Jesus' name. Maging kalakasan, Panginoon, yung buong body of Christ sa mundo na ito, Panginoon, na nadidiliman, Panginoon, sa mundo na ito na puno ng takot, Panginoon. Mag-shine, Panginoon, yung mga anak ko. In Jesus' name. Ito po yung panahon, Panginoon, na para yung mga anak mo, Panginoon, ay magliwanag, maging liwanag para sa mga taong nadidimlan, Panginoon, in Jesus' name. Para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, Panginoon. Mag-ilaw, Panginoon, yung mga anak ko, na there is hope, Panginoon. There is hope in Jesus. Ora la baba shakaya ra la baba baba shakaya ra la baba baba baba. Ora ito yung panahon, Panginoon, para mas maging maalam, Panginoon, yung buong body of Christ, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, maging dito sa Panginoon, sa aming church, Panginoon. We declare na mawala po yung panghihina ng loob, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we rebuke that fear. In the name of Jesus, ra la baba baba shakaya ra la baba baba baba. Rebuke po namin itong takot, Panginoon. In Jesus' name, lahat ng kasinungalingan na ginagawa ng kaaway sa aming isip, we rebuke it right now. Come on, church. Rebuke it. Rebuke that. Sige po, speak natin. Sa atin mismo mang galing, i-rebuke po. Ibukas po natin yung ating mga bibig at i-rebuke po natin yung gawa ng kaaway. Rebuke yun. Spirit of fear, sabihin po natin yun sa kaaway. I rebuke you, Satan. I rebuke you, spirit of fear, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, resist the devil and he will flee right now. We resist you. In the name of Jesus, pinapalayas ka namin sa aming isip at sa aming puso. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat anak mo, Panginoon, ay pagpapalain mo these days, Panginoon, magiging source kami, Panginoon, hindi lang spiritually, maging materially and financially, Panginoon, gagamitin mo ang buong body of Christ. Lord, we ask for your provision, Panginoon, sa oras na ito, sa lahat po ng member ng church, Panginoon, buong body of Christ, nirebuke po namin yung poverty in Jesus' name, lalo po sa mga church, Panginoon, na kinakapos financially, Panginoon. Right now, pinag-pray po namin sila, Panginoon, maging yung church namin. Nire-rebuke po namin yung kadamutan, Panginoon, in Jesus' name. We declare magkaroon po ng yung bawat isa ay mapagbigay, Panginoon, na puso, Panginoon, lalo po sa aming pagtatayt sa offering. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na kapag kami nagiging tapat, Panginoon, kami i-bless mo kayo, nirebuke po namin pagiging unfaithful, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Nagdideklara po kami, Panginoon, ng katapatan, Panginoon, sa bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, na ito po yung susi, Panginoon, para kami ay pagpalain mo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras pong ito, Lord, salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami na magmula po sa araw, i-bless mo ang church, Panginoon. Maging yung health, Panginoon, ng aming church, Panginoon, lahat ng member, Panginoon. We declare na
wala pong dadapuan ng kahit na anong sakit at karamdaman sa bawat isa sa amin. Lord, magamat may mga sakit sa paligid, Panginoon, naniniwala kami na we are protected, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, ina-apply po namin ang banal mong dugo. Sige po, sa oras pong ito, inaiha ko po yung bawat isa na ipatok po natin yung ating mga kamay sa ating ulo. In Jesus' name. Lord, sa oras pong ito, Lord God, pinoprotektahan po namin ang aming mga sarili, ang church, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Panginoon. Rebuke lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name, Lord, salamat sa blood of protection, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay protektado mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Panginoon. At wala pong magagawa ang kaaway sa amin. In Jesus' name, salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sa oras pong ito, inaayahan ko po yung bawat isa na pag-pray po yung ating healing sa bawat isa na may mga sakit. Salamat, Lord, na nandito ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O God, sa presence mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oras naman po na ito, Panginoon, dalangin namin, Lord. Hallelujah, patuloy na kagalingan, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa kande, ralara, kande. Kuro, kuro, loro, si, kaya, lalara, shande, rakaya, larasan. Kuro, bo, baba, 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 kaya, larasan, kalara, shande, rakaya, laraba, baba, 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 baba. Harakay, larasan, kalara, shande, rakaya, larasan. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras ito sa mga anak mo, Lord, na nanghihina ang loob, Panginoon, dahil sa sakit na kanilang pinagdadaanan, O God, dalangin namin na magpakilala ka, Panginoon. Magpakita ka, O God, sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, na yung Diyos namin ay bumubuhay ng patay, O God. Hallelujah, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, kaya dalangin namin, Lord God, yung faith, Panginoon, na patuloy mong ilagay sa puso ng mga may sakit sa oras na ito, O God. We are touching, Lord, the whole world right now, in Jesus' name. Hallelujah, maging sa inilang sa bansang Pilipinas, maging sa mundo, Panginoon. Hallelujah, i-comfort mo sila, Panginoon, sa oras na ito, God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, we pray, Panginoon, na muli mong ipaghapuin, Panginoon, yes, yung faith sa kanilang mga puso, God, in Jesus' name, na kami ay may Diyos na nagpapagaling, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, salamat, Panginoon. We also pray, Panginoon, hallelujah, yung provision mo, Panginoon, sa mga anak mo, Lord God, yes, na dumadanas ng sakit, Panginoon. Hallelujah, Lord, magpakita ka ng miracle, O God, sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, ito po yung maging chance nila, O God, to see you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, Lord, nag-asin po kami, Lord, ng forgiveness mo, Panginoon. We naman po ay sanhi ng kasalanan, O God. We're asking for forgiveness right now. Yes, in Jesus' name, we pray for a change of heart, Panginoon, sa bawat isa, O God, in Jesus' name. At magkaroon ng pagpapakumbaba, O God, yung bawat isa sa iyo, upang ma-receive ng buo yung kagalingan, yes, O God, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Give us repentant heart, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, na ikaw ay laging available na magpatawad, O God, at mag-restore, Panginoon, especially aming mga malakas, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin din po namin, O God, yung mga nasa prayer chain. Hallelujah. We pray, Panginoon, yung patuloy na recovery kay Ate Carol, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, maging kay Tatay Roger, Lord God, ni Ate Marichelle, O God, we just pray, Lord. Hallelujah, yung provision mo sa kanila, O God, in Jesus' name. Hallelujah, maging kay Kuya Hill, Panginoon, we pray for healing sa kanila, O God, in Jesus' name. Hallelujah, wala pong magagawa kaaway, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya, O God, in Jesus' name. Hallelujah, maging kay healing kay Rochelle Espirito, Panginoon, ni Kiana, Lord God, in Jesus' name, na prayer request ni Julio, O God, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. We also pray yung kagalingan kay Renato Legazpi, Lord God. Yes. Hallelujah. Kay Tito Manuelito, Panginoon, in Jesus' name. Kay Tita Clarita, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Kay Nestor, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Maging kay Kim, O God, na siyang prayer request ni Sister Catherine, O God. We also pray healing din kay Jean, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Maging, Lord God, kay Haron Ganado, Panginoon, na prayer request member ni Pastora, O God, maging kay Erica, Panginoon, in Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah, maging sa member ni Myra, O God, kay Amancio, Panginoon. Hallelujah, kay Jason.
so, no God, in Jesus' name, na prayer request ni Tita ni Sister Neneng, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, oh God. Hallelujah. Salamat na hindi ka malayo, Panginoon. Thank you that you are here, oh God. At naririnig mo kami sa oras na ito, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. May you be glorified, Lord, sa buhay ng bawat isa, oh God. Sa pag-receive nila ng kagalingan, Panginoon, makita ka nila, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, na magse-celebrate ang langit, Panginoon, dahil yung mga taong ito ay makakakilala sa iyo, Panginoon. Dahil yung mga taong ito ay magsusuko ng kanilang buhay sa iyo, God. Lord. Hallelujah. Sila ay magpapagamit sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, na ginamit mo lamang ito, oh God, for them to see you, God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka na maghari, Lord, sa buhay ng aming mga prayer request. Mag-isa buong mundo, Panginoon. Salamat, O God, over us with your blood, Panginoon. Yes, sa umakalat na ano bang mga sakit o mga variants, pa, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Lord. We just offer our lives to you, Lord. Yes, Lord. Ikaw bang siyang patuloy na maghari, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bago po natin pag-pray yung bawat family, inaayahan ko po yung bawat isa na nasa tahanan kung kasama niyo yung family members niyo. Pwede po tayo maghawak-hawak ng kamay or magtabi-tabi tayo, yung buong family po natin. Pwede tayo maghawak-hawak ng kamay. Si family niyo naman po yan sa lahat po ng magkakasama. Or kung nag-iisa ka, okay lang. Pero kung may kasama kang family member, pag-pray po natin yung, bago natin pag-pray yung family, maghawak-hawak po tayo ng kamay sa mga nasa tahanan. Yes. Patuloy po natin itaas ang ating pamilya para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy po namin sa iyong nilalapit, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po namin itong pinag-intercede sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Rabas na kaya lalarayan de rabasan de na kaya rabababababasan de. Rabababa kaya lalarayan de rabasan de kaya yaya rabababababababayan de rabababasan de kaya lalarabababab. Rabababasan de na kaya lalarayan de rabasan de. Lord, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Lord God, ang pamilya ng bawat isa, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, lalo na po, Panginoon, sa mga kapamilya namin, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, na hindi pa ligtas, Panginoon. We pray, Lord God, na gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang mga tao, Lord God, na dumadalo dito sa church, Panginoon, upang makakilala ang kanilang mga pamilya, ang kanilang buong sambahayan, Panginoon. Because we believe, Lord God, that there is household salvation, Lord God, in your name, Panginoon. We declare, Panginoon, yung house of salvation, Panginoon, sa bawat family, Lord God, na umaattend, Lord God, dito sa church, Panginoon, maging sa mga iba pang mga church, Panginoon, we pray for household salvation, Panginoon, sa mga tatay namin, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, we pray, Lord God, yung kaligtasan sa kanila, Panginoon, sa aming mga nanay, sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, at sa buong compound namin, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na kami ay ang buong sambahayan, Lord God, namin ay maliligtas, Panginoon, in the name of Jesus. Patuloy mo po, Lord God, na tulungan, Panginoon, ang mga tao, Lord God, na nakakakilala sa iyo na mag-stand, Lord God, manindigan, Panginoon, Lord God, at pahayag, Lord God, ang gospel, Panginoon, una sa aming pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Handa na kaya, narabababakaya, 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 and right now, Lord God, sa oras po na ito, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin, winawasak, Panginoon, Lord God, ang anumang mga division sa family, Lord God, in the name of Jesus, anumang mga pagkakagalitan, Panginoon, hindi pagpapatawaran, Panginoon, Lord God, we rebuke it, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, and with the spirit of peace, love, Lord God, unity in faith, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we declare, Lord God, that we pray a Christ-centered relationship, Lord God, sa family, lalo na po, Lord God, sa relationship ng mga mag-asawa, Panginoon, Lord God, na walang anumang mga bagay o tukso, Lord God, ang makapaghihiwalay sa kanila, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Let your love overflow, Lord God, in our families, Lord God, sa mga pamilya, Lord God, ang nanonood, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa mga pamilya, Lord God, na nananalangin, Lord God, let your love overflow, Lord God, upon our households, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. And right now, Lord God, we pray, Panginoon, sa mga kapamilya namin, Lord God, na may sakit at karamdaman, oh Lord God, in the name of Jesus, sa mga oras po na ito, patuloy na
iunat natin yung ating mga kamay sa kapamilya natin ng mga may sakit. In the name of Jesus, sa oras na to, pinapalayas namin, Lord God, yes, na mauri ng sakit at karamdaman in the name of Jesus. In the name of Jesus, ito'y winawasak namin. In the name of Jesus, sasabihin natin, hindi ka welcome dito sa aming sambahayan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, alam mauri ng sakit. In the name of Jesus, COVID man yan, cancer man yan, lahat ng uri ng sakit ay amin na pong winawasak sa pangalan ni Jesus. And we declare, Lord God, your victory, Lord God, sa mga sakit na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, winawasak din namin, Panginoon, ano mga espiritu na kahirapan, Lord. In the name of Jesus, kawalan ng trabaho, Lord God, kawalan ng pinagkukunan ng pinansyal, Panginoon. In the name of Jesus, sandalakaya na rabababasan, sandalakaya na rabababasan. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong provision, Lord God, na ibinubuhos mo, Panginoon, sa sambahayan, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, sa oras mong ito, Lord God. And we also pray, Lord God, for protections, Panginoon, sa bawat isa, sa aming buong pamilya, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Lord God, sa mga nagtatravel, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We pray, Lord God, for your protection, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ng buong sambahayan namin, Lord God, ay ligtas, Panginoon, ay safe, Panginoon, Lord God, sa presensya mo, Lord God. Maraming maraming salamat po, Ama. Lord God, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yes, sir. Amen. Sa oras pong ito, na-interest lang sa akin yung song na ito. Naniniwala po ako na sa oras nito, minsan meron tayong mga prayer na taliwas na nakikita natin. Nag-pray tayo for healing, pero may mga nagkakasakit. Nag-pray tayo for provision, pero kinukulang tayo. Na-experience po natin yan, pero naniniwala ako na gusto ng Lord na magtiwala tayo sa Kanya. Gusto ng Lord na kahit hindi pa natin nakikita, nagkitiwala tayo sa Kanya na kaya yung gawin. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin nararamdaman, nagkitiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang gawin yung mga bagay. Yes. May sabi din sa virus na to, even when I don't see it, you're working. Gumagawa po ang Panginoon kahit na hindi natin nakikita, hindi man natin nararamdaman, ginagawa si Lord. Meron siyang ginagawa sa buhay ng bawat isa. Hindi mo man nakikita ng sarili mong mata. Kasi naliliwala ko, sabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong hindi nakakita pero naniwala sa Kanya. Sige pa, awitan natin to. Nananampalataya kami, Panginoon, sa oras ito mayroon kang ginagawa, Panginoon. Lord, lahat po ng prayer, Panginoon, na pinag-pray namin sa oras na ito, yes, Lord God. Yun po, Panginoon, ay answered prayer na, yes, Panginoon. Kine-claim po namin yun. By faith in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil kami lahat ay pinagaling mo na. Lahat kami ay pinagpala mo, Panginoon. Yes, lahat kami, Panginoon, ay mayroong kapayapaan sa aming puso, Panginoon. Wala na yung takot, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa oras po ito, manahimik po tayo saglit. Hayaan po natin ang banal na Espiritu na patuloy tayong kausapin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Thank you, Lord.
Lord, dahil tapat ka, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa amin. Dear Jesus, Lord, salamat dahil hindi ka po nagbabago, Panginoon. Iba man yung nakikita namin sa paligid namin, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw ay tapat sa amin. Mula pa sa aming mga ninuno, Panginoon, hanggang ngayon, Lord, na nanatili kang tapat, Panginoon. Ikaw yung aming Diyos, Panginoon, sa mga masasayang sitwasyon. At ikaw din yung aming Diyos, Panginoon, sa mga may hirap na sitwasyon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi ka nagkulang, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord. Nanatili kang tapat magpakailanman, Panginoon. Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, salamat sa assurance na ito, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat, Panginoon, na nangyayari sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Ikaw yung lumikha sa amin, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na alam mo yung ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dahil yung pag-iisip mo ay mas mataas, Panginoon, sa iniisip namin at yung mga plano mo, Panginoon, mas greater, Panginoon, sa lahat ng mga plano namin sa sarili namin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras po ito, Lord God, kung nagkakaroon man kami, Panginoon, ng mga pagdududa, Lord God, patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, Lord, binibigay po namin ang buo naming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa panahon po na ito, Lord God, binibigay po namin ang pananampalataya namin at tiwala namin sa iyo, Lord God, na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagkaparanas mo sa oras na ito ng iyong kapangyarihan. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa ginawa mo sa oras na ito, Lord God. Patuloy mo kaming samahan pa, Panginoon, sa pagkapatuloy po ng aming gawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen and amen. Sa lahat po ng gusto mag-testimony, i-chat nyo na po ang inyong mga testimony. Bago po natin anuhin yung mga testimony natin, sa oras pong ito, pag-pray po natin yung bansa. Naniniwala din po ako na ang bansa talaga natin ay nangangailangan ng panalangin. Lalo po ngayon darating din na election. Ang bansa po natin ay nangangailangan ng panalangin. Kaya po sa oras na ito, bago po tayo mag prayer for the nation, ay mag-testimony, pag-pray muna po natin yung ating bansa. Panoorin lang po natin yung video na ito, pag-pray po natin. Makiisa po tayo, bawat nasa tahanan po ay makiisa po tayo sa panalangin para sa ating bansa. Sige po. Sige po, ipag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na bigyan ng protection, Panginoon, at maayos na kalusugan, Panginoon.
maging ang mga Pilipino na nakakaranas, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na gawa lamang ito ng kaaway, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na pagtatagumpayan nila ito, Panginoon, at maibabalik sa kanila, Panginoon, ang kanilang kalakasan, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming Presidente Duterte, Panginoon, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, at malinis na kaisipan, Panginoon, upang maayos, Panginoon, ang magiging hakbang na gagawin niya, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga government official, Panginoon, simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon, na layunin niyo po sila, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Panginoon, upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang mga gagawin nila sa aming bansa, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga frontliners, Panginoon, na layunin niyo rin po sila, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan po nila, Panginoon, ang pandemyang ito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat pamilya, Panginoon, ay patuloy na, Panginoon, na ikaw ang mataas at madakila, Panginoon. Panginoon, we declare na kung ano man po yung nangyayari ngayon sa aming bansa, Panginoon, alam namin na napagtagumpayan mo na ito, Panginoon, noon pa man sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Sa lahat po ng gusto mag-testimony, pwede na po kayong mag-chat sa ating chat box. Eh, sa lahat din po ng mag-birthday. Uy, mag-birthday pala si Chanel. Yes. Ilang taong ka na, Chanel? Ano? 19? 42. Eh, sa lahat po ng gusto mag-testimony, ayan, ano na po tayo. So, pero bago po pala, hala pa po kasi nag-testimony, mag-announcement muna po tayo. So, yan. So, type nyo na po yung mga testimony, and bago po natin yan basahin, mag-announcement muna po tayo saglit. Panoorin po natin yung video. And salamat din pala sa nag-pray kay Sister Jel Umali. Sige po, panoorin po natin yung announcement. Palang umaga po sa ating lahat, ito po ang ating announcement. Mag-alab sa pamagitan ng pananalangin tuwing house prayer meeting every Tuesday, 5 p.m. Sama-sama tayong sumamba at mag-alab sa soaking night every Friday, 6 p.m. on our official Facebook page. Ayaw mo bang mawala ang apoy sa'yo at nice na patuloy pang mag-alab? Sama na tuwing Sunday worship service every Sunday, 8:30 a.m. Live also on our official Facebook page. Mga gawain na mas magpapaalab sa atin, Destiny Class Module 6 every Sunday, 4 p.m. Destiny Class Module 2 every Sunday, 11 a.m. Prayer and Fasting every first Sunday of the month, 8:30 a.m. At siyempre po, meron po tayong weekly raffle. Walang load para makapanood ng online service o maka-attend ng cell group. Don't worry, kapatid. Mag-testimony ka lang, maaari ka nang manalo ng load. Abangan lamang ang post sa ating official page weekly at mag-comment ng inyong testimony. Like and subscribe sa ating mga official social media account on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kumu, and YouTube, and join our ministries. Welcome po ang lahat sa pagpapagamit at maglingkod sa Lord sa pamamagitan ng ating mga ministries tulad ng worship team, ushering, maintenance, production team, children admin, pepsol, team, and finance. Huwag kalimutan din pong mag-SRT, share, comment, react, tag, testify kung ikaw ay nanonood sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po, Lord. Bless po, Lord, sa lahat po, Lord, ng Roa Church. Amen. Ayan, salamat po sa buhay ni Tita Dulce Galang. Ayan, salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pag-announce. At bago tayo mag-tayo, so konting announcement lang din, pasensya na po ulit kasi nagkaroon lang talaga ng technical problem kangina. And yung pagpunta sa church, to be announced lang kung pwede na tayo sa soaking night and sa Sunday kasi
maghintay tayo ng announcement ni Pastora. Kasi di ba nga, pwede naman talaga 10 to 30% pero may announcement tayo kasi na talagang hindi muna tayo makakapagsama-sama sa loob ng church. Pero niniwala ako na may ginagawa po ang Panginoon. Sa anniversary po, malapit ang ating anniversary sa October 17, ayan, alas 9 po yun ng umaga. Dito po mismo sa church yun, alas 9. And may online, and sa church po, limited lang po yung pwedeng pumunta. Alam ko ano lang eh, nasa 40 persons lang yung, or 30 yung pwedeng pumunta dito sa church. Kaya po kung gusto nyo na sa anniversary sa church kayo, magpa-reserve na po kayo sa inyong mga leader kung gusto nyo po sa church. Kasi kasama na minister dun sa 30 to 40 na tao, kasama na yung mga minister dun. So mas maaga, pa-reserve na kayo kasi pag napuno na yung slot sa church, online na lang po tayo. So yun po yung ano natin sa ating anniversary. On-site and online, pero limited lang po dito. And syempre, pagkakataon na rin para sabihin natin yung ating concert. Ayan, ang concert po ng ating Rock of Ages Church ay sa December 18. Ayan, Saturday po yan ng hapon, December 18. And meron po yung bayad, yun po ay fundraising na nilaan talaga ng worship team para makabili tayo ng mga gamit natin sa church. Kasi yun po ay may bayad na 50 pesos lamang po yung ticket na yun. Para po yun sa gamit sa atin sa church, sa worship team. Especially po sa worship team, talagang gumawa tayo ng concert. At ang kakantahin po doon ay hindi lang mga kanta na ng iba. Mostly po sa kakantahin doon ay mga original composition po ng ating mga anointed na mga composer and mga worship leaders. Ayan. So meron ng mga ilang sample. Malapit na po natin ipalabas yung ating teaser sa ating concert. Meron po tayo mga sample na mga song doon at talaga sobrang gaganda po ng mga song. Kapag pinakinggan ko nga yung manlilikha, naliluha-luha ako. Ang ganda kasi nung lyrics niya. So yun po, abangan po natin yung concert natin sa October, December 18. At mag-participate po tayo, bili po tayo ng ticket natin. So dito po sa church, limited slot lang din. And sa FB Live, lahat po ng may bayad na ticket, na may ticket, sila lang po yung makakapunod kasi magagawa po tayo ng private group para po sa mga nakabili ng ticket. So testimony na po tayo sa galing po kay Julie Pearl. Sabi niya, thank you Lord dahil kahit wala man ako nakikita sa ngayon, may ginagawa ka na. Magpapatuloy ako sa panlalangin at magpa-fasting upang maranasan ang supernatural power. Sana ba yun? Ni Lord, salamat po sa message at sa worship team. Ha? Oh, wait lang. Wait lang, mabasahin ko na lang muna to. Ayan, testimony ko po ay, ano to? Testimony ko po ay pag po tayo ay nakakaranas ng pagka-sensitive sa Lord, ay wag po agad umalis sa Lord. Bagkus mag-prayer, fasting upang ma-restore ulit ang pananampalataya dahil ang pag-prayer and fasting ang sagot upang maging maalab ulit. So Lord, ayan, na-reveal po sa akin, sabi naman ni Myra, galing po kay Myra niyo isa, ito po kay Myra, magkapatid. Na-reveal po sa akin na ngayong umaga ang salitang tiwala, lalo na sa panahong madaming nanghihina at nawawala ng pag-asa. Ano man nangyayari dito sa cellphone na to? Ayan, nawawala ng pag-asa. Tunay ngang marami ang kabutihan ang ginagawa ng Lord at wala nang dahilan pa para tayo ay magduda. Kaya patuloy lang na magtiwala kahit hindi natin nakikita dahil humikilos ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, team. Anto, alam ko naman, si April lang pala. Agal naman po kay Ate Nova, na-reveal po sa akin na kailangan alamin ko o natin na dapat ba na mag-prayer and fasting na hindi ko pala alam na may battle na pala ako kinakaharap. At isama na sa buhay natin ang prayer and fasting. Hindi lang once a month. God bless everyone and be safe. Oo nga, tinamaan tayo lahat doon. Ano? Nag-prayer and fasting tayo. Pero may mga ilan din naman sa atin na nag-prayer and fasting kahit hindi prayer and fasting talaga. O galing naman po kay Pastora. Madami po kasi cases. Ay, hindi pala ito pa si Moni. Ayan, sa location natin para po safety ang lahat. Ayan. Patuloy po natin pag-pray ang hagunoy and kalumpit para po sa ating protection and fast recovery sa mga may sakit. Ayan, Yahweh is Jehovah Rapha. Kaya po yun, hindi tayo nagpapapunta talaga pa sa, ng marahe sa church. Ayan, so, dako muna po tayo sa announcement. Alam na pong testimony dito. Sige po, panoorin po natin. Ay, announcement tuloy. Tithes and offering. Panoorin po natin yung video na ito.
Hello po, isang mapagpalang umaga. Ako po ang naatasang magmensahe sa ating tithes and offerings. Ang word po natin ngayon ay Deuteronomy 8:18. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Alam naman po natin na binibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala na makapag-aral, makapagtrabaho, kumita at makaipon. Sa madaling salita po, lahat ng pagpapalang natatanggap natin ay mula sa Kanya, mula sa ating Diyos. Kaya naman po, huwag po natin kakalimutan ang pagbabalik ng parangal sa ating Diyos. Kagaya po ng hindi niya paglimot sa ating pagpalain. Mapaparangalan po natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tithes and offering. Yan lamang po at itaas po natin ang ating mga ikapu at ating po ipanalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, patuloy nagpapasalamat po kami Panginoon sa pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa buong linggong lumipas Panginoon. Patuloy nga po Lord God na binabalik namin sa iyong karangalan Panginoon, patuloy na binabalik po namin sa iyo itong aming tithes and offering Panginoon. Patuloy nga po Lord God na ikaw yung mag-guide sa bawat isa. Patuloy na bigyan po kami ng puso mapagbigay Panginoon. Patuloy na ikaw na nga pong bahala sa buong linggo namin Panginoon. Proteksyonan mo po kami ng iyong banal na dugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po sa lahat po na nasa bahay. Ilagay niyo po sa isang box or sa pagpunta ng mga facilitator natin sa inyo. Pwede nyo po ibigay inyo mga tithes and offering. And sa mga nasa malayo, sa online, pwede po tayong mag-tithes online. Meron po tayong bank account dyan sa ating banner kung ilalabas po ng prod yung banner po natin dyan. Pwede po kayong mag-tithes online. Nakalagay po yun sa banner natin para hindi na kayo magpunta sa church kasi nga ay tayo ay nasa restriction. So, i-announce ko na rin pala, magkakaroon po kami ng caroling. Ayan. Dahil hindi po pwede yung caroling sa bahay-bahay, sabi nga ni Krisha, paano sila nalos? Hindi tayo pwedeng magpunta sa bahay-bahay na makakaruling. Pero makakaruling po ang ating church online. Ayan. So, ilalive po natin yung ating online caroling sa Facebook at sa Kumu. Ayan. So, sabay po yun sa Facebook and sa Kumu. Magpo-post po tayo ng ating GCash number dyan, account, para po sa mga gustong mag-aginaldo. Ayan. Para po sa ating church din yan. So, gusto po kasi natin na maging happy din yung kahit na paano yung Christmas ng ating church. Hindi ko lang sure yung Christmas party. Pero, syempre, pag merong Christmas caroling, merong blessing, di ba? Meron tayong gagawin. So, magkakaroling po tayo sa December din yan sa Kumu and sa Facebook. Kaya po, maganda mabless natin din yung ating church to. So, yun lamang po. Pagpiray po natin yung ating mga birthday celebrants. Unang-una na si Cara Chanel sa listahan. At si Mario O'Malley, si Arnel Legaspi. Si Tito Ray ba to? Si Reynaldo Torres. Ayan. Si Michelle Tolentino. Ah, nanay ni Michelle. Ayan. And kay Ferdinand Galang. Sige po, pag-pray po natin yung mga birthday celebrant sa oras na ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga taong ito, Lord, na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Kay Chanel, Panginoon. Kay Mario O'Malley, kay Arnel Legaspi, kay Reynaldo, sa nanay po ni Michelle, and kay Ferdinand Galang. Lord, salamat sa panibagong taon ng kanilang buhay. Thank you, Lord God, dahil dinugtungan mo muli yung kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil naging faithful ka sa kanilang buhay at magiging faithful ka pa, Panginoon, sa darating na taon sa kanila. Salamat, Panginoon. Nagdedeklara kami, Panginoon, ng blessing and favor, Panginoon, sa kanila sa panibagong taon ng kanilang buhay. Thank you, Lord God. Naniniwala kami na mas makikita pa nila yung purpose nila kung bakit mo sila tinawag, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil alam ko, Panginoon, na may plano ka sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord God, dalangin po namin na ito ay maganap sa kanilang buhay. We apply our blood sa kanila na wala pong kahit na anong gawa ng kaaway ang mga kapanaig sa kanila. Ito pong aming dalangin sa pangalan lang yung anak na si Jesus. Amen and amen. Testimony. Wala ako nakikitong testimony. May mga testimony pa pala pero wala ako nakikita kasi sa cellphone ko. Sorry guys, hindi ko nakakita. Kay Sister Erlinda, hindi ko nakita. Sabi po, nangusap sa akin ng Lord
sabi nito ni Sister Erlinda, during worship, as the lyric says, I'm not enough until you come. Ayan. Sample nga, tita. Ay, will you meet me here again? Talagang feel ko na kulang ako pag hindi ako pupunayin ng Holy Spirit. Amen. Kaya kailangan ko siya sa buhay ko para maging buo ako. Yes. Ano to? Pastora pala. Ayan, kay Pastora. Testimony po is, na-confirm sa akin na ngayon yung pag, ano, pag-depend pa ng level ng prayer life because in prayer, especially prayer and fasting, supernatural things happen. Thank you, Lord. Ministers and online worshiper, miss you and God bless you all. Kay Pastora po yun. Galing naman po kay Sister Catherine Galang. Ayan, iba po talaga kapag prayer and fasting kasi mas nagiging sensitive po tayo na talagang nararanasan natin ang presence na ni Lord. Kaya tama po, dapat hindi lang pala every first Sunday, pero if you need faith revival, supernatural things, at para ma-won ang mga inner battles. Thank you, Lord. Yan. Galing po yung kay Sister Catherine. Si Catherine po, lagi po nagpiprayer and fasting yun. Kay Sister JD, kailangan pala ng prayer and fasting para muling bumalik yung alab natin sa Lord. Thank you, Lord. Galing po kay Sister JD. And galing naman po kay Sister Judy. Nakaka-restore po ng faith talaga ang prayer and fasting. Thank you, Lord. Sa pagkapakitang muli na may ginagawa siya, I am in a place where He is promised to be. Ayan. Where He promised to be. And mas, ano yun, nakatulong po talaga ang fasting para mas maging aware ako sa presence ni Lord. Amen po. Galing naman po kay Sister Michelle. Hebrew 15:5, na-reveal sa akin ang words na ito, why praying kangina? While. Iba talaga kapag prayer and fasting, mas nakikita mo ang Lord at nararanasan siya. We are strong, we're in God's protection and provision when we are with God. Because apart from Him, we can do nothing. Remain in Jesus whatever our situation is. Keep the faith and keep moving for God's glory, church. Amen. Galing po yung kay Sister Michelle and galing naman po kay Ate Bona. Thank you, Lord, sa message mo dahil bilang Kristiyano, napakahalaga po na prayer and fasting para protection ng Panginoon ay mapasa atin. Supernatural and power. Thank you po Ate April sa message. Amen. Galing naman po kay April na nagbigay ng mensahe. Thank you, Lord, sa presence mo. Kabitin yung patikim ni Lord ngayong service. Ayan, mas marami pa talaga revelation kapag naka-fasting. Thank you rin, Lord, sa patuloy mong pagkilos. Nakita ko man o hindi, salamat din sa team. Ingatan kayo ni Lord lagi dyan. Amen. Amen, amen, amen. Okay, wala na po. Ba't di na napi-play yung video? Okay na. Okay na po. So, salamat po sa lahat. Meron pa ba? Nawala na dito. Salamat po sa aking assistant. Secretary. Secretary. Ano to? Okay. Shout out muna po tayo sa mga bago nating viewers or mga online attendees na ngayon pa lang natin nakasama. Kay Maurice Ladrillo Cervantes, welcome po sa inyo. Kay Charmaine Balingit, kay Marian Ayala, kay Janes Jeronimo, kay Angel Coneras, Mary Jane Rojas, ano to, JC Pajardo, and kay Jen Dimla del Rosario, kay Nadine Cato, and Daniel Perona. Welcome po sa inyo lahat. Natutuwa po kami na kayo ay nag-view or nanood po ng ating live service. Welcome na welcome po kayo. Kung gusto niyo pang makilala si Lord, pwede po kayo mag-chat sa ating mismong Facebook page, pwede po kayong mag-chat dyan or sino man na nag-invite sa inyo para mas makilala niyo pa ang Panginoon. So, yun lamang po. Okay na. Okay na. Yan. So, God bless po sa ating lahat at tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay mag-pray. Ulitin ko lang po, salamat po sa lahat at kung may mga nangyayari mga technical, pagpasensyahan nyo na. Module 2 po ngayon din, 10:45. Module 2. Anong lesson na ba? 3. Tama ba? Ay. 8 pala. Nasa ano pala ako nakasabay kasi ako dun sa module 8. Konti na lang module 2. Malapit na kayong mag-module 3. And sa module 6, kayo ay lesson 3.
Tama. O last, ano na lang, last 7 lessons na lang, gagraduate na po ang mga nasa Module 6. So mamaya po yun, alas 4, online din. So yun, pag-pray tayo. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat sa blessing mo, Panginoon, sa oras na ito, sa mensahe mo, Panginoon. Tunay nga na sa prayer and fasting, naniniwala kami na lagi ka namin makaka-encounter, Panginoon. At hindi lang tuwing first Sunday ng month, Panginoon, kundi sana, Lord, I pray na bawat isa po sa amin, Lord, ay maging lifestyle, Panginoon, yung pag-prayer and fasting, Panginoon. Salamat, Panginoon. We apply your blood sa bawat nanood, naki-worship sa bahay, and ito mismo sa amin sa church. Salamat, Panginoon. Kami po ay ingatan nyo at makauwi kami sa aming mga tahanan ng ligtasan. Binibless po namin ang bawat isa, ang bansang Pilipinas, ang aming pong pastora, lahat po ng leaders and member ng church na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po sa ating lahat. Sige po sa mga mag-module, Destiny Class.